nakikita niyo sa kaya po tatong ang ito na marami. Yan. Madalas naman yan, binawala ka lang, hindi ka reaction mo. Di ba? Kung mo-okay ka. So, ganun nangyayari na maraming mga tao ang iniisip sa pagiging psychic ay parang card reader, astrologer, ganyan, or may ibang mga, for divination, ambulario. Yan. So, ayan mga nagagamot. Hindi po, ang pagiging psychic is different. If you look at psychism, it is part of psychology. That is your third eye. That is part of the psyche na pag yung heightened five senses mo. Kung ano yung nakikita ko, hindi nyo nakikita. Kung ano yung nararamdaman ko, hindi nyo nararamdaman. Kung ano yung sabihin nyo, naamoy ko, hindi nyo naamoy. So, may clairvoyance, clairgustance, yan. So, lahat ng clair, clairaudient, yung may narinig. So, ano yan? Lahat yan meron ko. Lahat ng clair. Okay, hindi clair. Clair. Okay. So, when I was starting my journey, bata pa raw ako, nakikita na ako ng aking lola. Lola ko kasi lagi kong kasama. Nakikita ko ano yung mga kinakausap ko na hindi makita. So sabi, baka ito yung may problema. So lagi ako na sa office ng guidance counselor. Alam nyo, sa totoo lang, there was a time, principal's office pa, lagi ako nandun. Pero I was top 3 of the class. So sasabihin, baka ito yung psychological problem. Lahat naman ng test ginagawa sa akin, normal na bata. Okay. So, until nga magkaroon na ako ng muwang, I like the bizarre. I like things talking about ghosts. And sino ba sa inyo ang hindi interesado sa mga bagay niya? Lahat kayo, ang Filipino, mahilig sa nakakatakot, sa multo. Okay. So, anong ginagawa natin po nga ba? Inaayos natin yung paniniwala, no? Inaayos natin intellectually. Ano? Marami tayong ginagawa. Bago ka maniwala na may multo, kailangan may dadaanan ka pang-proseso. Yun ang gagawin natin. Baka naman, narinig mo scratches on the ceiling, on the walls, yung pala ay may daga lang. Yun. So, doon papasok ang pagiging paranormal expert. So, lahat yan, titingnan ninyo kung yan ba ay, maraming questions eh. Does it happen often? Does it happen at certain times? Ganyan. Ano ba ang i-rule out nyo? And, during the course of my, sabi mo, career here on TV and radio, marami po akong ginestan na ng mga programa. Like pagka meron tayo sasabing spirit quest. Ang spirit quest is yan ang term na spirit questers. Pero kapag may mga haunting na mga bahay, ako po ang naman na rated K mo. Okay, may specific akong rated K 2018. Nahagip ng camera may kinakausap ako. Hinagip ng camera kung ano yung kinakausap ko. Nakita doon yung apparition na isang babae na nakamarianta na may bata pa. So yun yung meron pa resibo. Yan, na hindi yung parang gawa-gawa. Marami po kasi ngayon, lalo na after the pandemic, itong pandemic, during the pandemic, pansinin nyo ang TikTok, FB, ang daming psychic lumabas ha. Sabi ko, ang dami nila. Parang mga gremlins. Yung mga iba natuto lang na mag-tarot card reading. Tapos ano na, parang ang galing-galing, meron mga nalalaman mga cleansing-cleansing. These are, yun ina-avoid ng ating programa to endorse something that is not credible. Ano ba ang para maging isang tunay na psychic? Dadaan ka sa proseso ng verification. Okay? Hindi ako natatakot po ang subuhan. Okay? The first time I guested on TV was with Boy Agunda. And that made him guest me regularly. So sabi niya, sige nga, John Edwards, may ganun eh, mag-style ka na mag-crossing over. Okay? So ini-style lang po ng crossing over, may kinontak akong spirit na hindi ko sila kilala, may audience eh. Mamaya-maya may humahanggol-gol na. Dahil sinabi ko yung pangalan, Teresita. Eh kamamatay lang pala ng nanay niya na Teresita. Sinabi ko yung mensahe, pinastop niya kasi masyado na daw naging personal yung mensahe. So pina-edit na lang yun. So, ano pa ang sabi mo, resibo. Nagtatago po ako ng resibo. Kasi, ang turo mo sa akin ng Father Bulatao, yan po naging mentor ko, Father Jaime Bulatao of the Ateneo. He is a Jesuit priest. Wala na po siya. Namatay na po siya 4 to 5 years ago. Siya ang nagturo sa akin, i-hone yung gift ko. Na doon ako, hindi ako healer. So sabi niya, you're not a healer. You are a person with very strong personality na nagtatanggal ng negative energies. So yun, doon ako And I'm a clairvoyant, I can see spirits. So yun, na-identify niya.
And I'm very good with remote viewing. Ano po ang remote viewing? Nandito po ako, nag-usap tayo, meron akong kausap sa ibang ano, kaya kong sabihin ko ano nangyayari sa kanya doon. Ultimo butas ng pantalon na suot niya. Yes. So, marami na tayong pinatotohanan pagdating sa mga bagay na yun. Even executive producer ko at that time, I was passing through EDSA at the time, tapos bigla ko siyang tinawagan. Nabuksan mo na regalo ko. And at that time, he was opening the gift. And sabi ko, may butas yung kanya sa inyo mo. Yung ano mo, brief niya. Alam mo, tumayo daw siya, tumayo yung mga balahibo niya, tinignan niya yung window, baka daw nandun ako. At sabi ko, hindi, nandito, nandidrive ako, papunta ako, ano, party. That's what remote viewing is all about. Ang aking pinaka-resibo nga na sinasabi ko sa inyo, yung bigyan ko kayo updated. Ako siguro mag-claim talaga ako. Ako lang po ang psychic na nakapagsabi ng COVID-19. What happened in 2019? I did not know it was COVID-19. Aba, siyempre, iba naman yung pangalan. Nasa, ano po yan, magandang buhay. Mamaya may bibigay po akong bracelets at pendants para sa inyo. Nandyan po, meron po akong piece of paper na merong links para maintindihan ninyo kung ano yung pagkasabi ko. Sa magandang buhay, tinanong ako ni Carla, ano ang dadating na sakuna o may mga diseases ba na ganyan? Sinabi ko meron, mysterious disease that will, parang hindi maintindihan mo sa galing. Ganun naman ang COVID eh. Hanggang ngayon, mysterious. Tapos sabi ko, it will start in a far-flung barangay in the Visayas. Di ba yung unang pumunta dito sa atin na in-chief na mag-asawa ko, mag-wife ng yan? Di ba sa Cebu or Bohol na yung Manalo? So it's nasarado muna doon. And then, in-emphasize ko, it's all about pneumonia. Sinabi ko talaga, and what is COVID all about? Pneumonia. So I can claim that I was the only one. Kasi yung ibang mga nag-claim ko, ang dami kong psychic nag-claim after na during the time, ito po bago, 2019, I think it was January 1, 2019 ko sinabi. And the initial cases was November of 2019 sa China. Come 2020, eto po siguro makikita nyo, sumisimangot ako dun sa, ano, sa video. Kasi, yung katabi ng psychic, na card reader, hindi psychic, card reader, tarot card reader, ang ganda-ganda ng 2019. Ganyan siya. Ang ganda-ganda ng 2019. Nakaganyan ako. Tapos tumingin ako sa baba. Dahil I don't see anything maganda. I specifically said, online businesses will prosper. What happened in 2020? Online businesses. Diba? So, these are mga resibo. Now, yan yung pinapaalalahanan ko din ng ibang practitioners that before you claim yourself to be a psychic, dapat talagang dumadaan ka sa proseso ng verification. Kaya if somebody wants to test me, I don't mind being tested. Okay? Bakit? At saka pag pumunta kami sa isang ibang sasabihin mo place para investigate ko meron, ayaw na ayaw ko po. Alam po ito na lahat ng mga crew at sa lahat po ng mga EP ng iba't ibang programa na ayaw kong kinukwentuhan ako. Bakit? Kasi pwedeng sabihin kinukwentuhan nyo lang yan, kaya yun yung sasabi ko. Doon ako sinusubukan, sabi ko wala magsasalita. Doon ako susubukan kung ano na yung nakikita ko. And I cannot, ito siguro, I'll just be telling you para dito lang. No? Kasi yung case niya medyo delikado. I was the only one na nakapagsabi kay Ruby Rose Paramiento na nasa loob ng drum at saka nasa loob ng kan. We cannot use that because I think the case is still being appealed kasi na-dismiss eh. So it will be done up to kung anong mga kaso niya. Basta nung pumunta sa akin, ang mother ni Ruby Rose at saka si Rochelle, sinabi ko na pag that time na yun, patay na. Wala na. At saka dinescribe ko paano yung position. Nakaganyan. Tapos may nakapusal yun ko. So, nandun niya sa loob ng drum, pinakita sa akin na gano'n na gano'n niya. So, sabi ko makikita lang yan sa loob ng property. Pero hindi sila makakuha na lang search warrant at that time. Kaya hindi nakita. Matagal bago, di ba may nagturo. Sabi ko mawawala yan, nagturo na naman ngayon nagturo. So, we don't know kung nasaan. Anyway, the program is not all about mystery. Kasi marami sa ating Filipino, kapag nagkakasakit, sasabihin agad, nakulang mo ako, mister. Pagtingin ko naman, hindi. Pero believe na believe sila. Kailangan naniniwala sila, nakulang sila. Hindi lahat
na nagkakasakit, nagkakaalitan, ay yung taagad sasabihin mong ulam o barang or whatever. So yun yung aim ng programa na to educate them well, na kailangan mo na pumunta sa isang science, sa isang doktor, medical muna. Kapag mayroong problema, ay mister na po possession. Eh kita-kita ko naman, psychological naman ang problema. Di punta kayo sa psychologist. So dinidirect ko sila sa tamang expert. Meron naman talaga nangyayari. Like yung mga paranormal mga incidents, yes, just happened. Kaya nga nakakapin, makikita nyo sa rated case, ang gandang umagang kayanda noon, meron mga programs na talagang pinapakita ko na meron talagang kababalaghan. So, the true test to a psychic, hindi mangyayari. Siyempre, ayaw naman ng isang psychic na mangyayari yung hindi maganda. Pero yun yung nagiging resibo o kaya yung nagiging proof kasi. And one of the things that I do best is orality. Like for example, yes, I can see your aura is a little bit pushed out on the green. No? You may look tough, but actually, puso mo naman. Uh-huh. And you're ready to help other people. Except that sometimes you are misunderstood. Okay? Mabait pero misunderstood sa lahat ng mga intention. And try to love yourself more. Ayan. Okay na umiyak. Okay. Kayo po, Karen. Ang daming opportunities dumaan sa buhay mo. Because the blue is kinda muddy, madumi yung blue. Ang daming opportunities na sana pwede ka pang makita kung saan ang lugar. Ibig sabihin na marami kang pinalagpas nung bata na opportunities. Pero sa ngayon, you are contented, you are there, at dyan ka, you are there best kung saan ka dapat. Yun. Kaya lang, learn to say, speak up. Kapag meron talaga hindi tama, learn to speak up. Sa proper manner at sa tamang tao. There are things na hinuhulog mo rin. Okay. So, para maging maayos yung trabaho at maging maayos na, kailangan magsabi ka sa right time, right person. Yun. Baka minsan kasi ibang tao ang masasabihan mo, hindi nakakarating ang iyong pinaiin. Yeah. Okay. Kanina pa kita tinitig na yung pinaiin. Hindi, ikaw. Your aura is yellow. Okay? Aura reading is a gift. Okay? It's, you train for it, but not many people can aura read. Okay? Marami yan sasabihin, ang ganda-ganda ng aura mo, mga ganyan-ganyan. Huwag maniwala kasi lahat naman ng aura natin may pangit, may maganda. Okay? So, hindi ko rin mapipili kung ano sasabihin ko, ha? I'll just try to be as diplomatic as possible. Okay? Pero kung may gusto ka, pero hindi mo siya ma-achieve. Oo. Siguro kailangan mo maging mas malapit pa sa taong mo. Okay? So, meron kang dadating yan, makikita mo yung dilemma mo within the next 4 months to 5 months. There will be someone that you will be liking or you're liking now. Kaya lang, gagawa ka ng paraan dapat para ma-achieve mo yung gusto. Mahihain kayo. Actually, you always have, kaya ko ba? Ganoon. Pero kaya-kaya mo. Ngayon, ikaw yung naka-live green. Meet you. Daw na ba? Nabubuli ka. Nabubuli ka. Oo. Mapagbigay ka kasi. Okay? Learn to assert. Kasi nakikita ko yung yellow and blue mo. Parang napusyaw-pusyaw pagdating sa taas. Na mag-learn ka mag-assert ng gusto mo para sa'yo. Hindi para sa'yo. Huwag daanin sa ibang tao. Yung para sa'yo. Diretso mo sa mo. Pero nabubuli ka na. Oo. Tama ka? Nabubuli ka. Kasi ibig sabihin nun, hindi naman bully na inaaway ka. Ganun yung kung ano yung para sa'yo. Hindi mo masyado inaano mo to others. Yung sa'yo ang yan mo, yung kontak mo. Okay, next. Ano yung gusto? Ikaw. Okay. Alam mo, minsan nabobore ka sa buhay mo.
Minsan ako work ay iniisip ko, saan ako pupunta? Tama ba itong bano? That's your dilemma now. You should get out of it. Okay? Kasi you have to make a decision. Are you there or are you somewhere else? Okay? Pag dumating ang isang opportunity, pero don't be deceived by your emotions. Kasi baka mamaya para dyan ka talaga sa isang bagay, nag-deceive ka lang ng boredom mo. Okay? So make your decision, sabi mo, very clear, precise, at saka balancing ito at saka ito. Huwag ka na hindi ko. Okay, next, sino doon? Ikaw ba? May nagkasamaan kayo ng loob lately. Meron ka. Very clear. Alam mo, pride lang yan. pride lang yan. Actually, pride. Hindi masama mag-reach out ka to clarify things. Because it can be the start of something better. Okay. Natatakot na kayo. Baka mamaya yung mga secret nyo. Gusto mo ba? Yes. Sige. Hindi mabasa, Justin. You have very bright ideas. Okay. But the thing is, it's more of how you present it. Para ina-adapt. You're very good. You're very good in paper. You're very good in conceptualizing. But the thing is, sometimes mahina ka rin magsabi. May agam-agam. Yan sa Tagalog. No, go ahead. Wala ka ma-achieve kung pala natatakot ka magdamanik. Yeah. So that's one weakness. Natatakot ka magdamanik. Go for it. Okay. Magaling ka. Okay. Next. Sino? Sino kumakaway? Lapit ka dito para makita ko yung aura. Malayo, hindi ko makita yung aura. Nakikita ko kung anong kulay. Pag once nakabukas siya, lapit na kayo niya para. Okay. Tayo ka ang konti. Tayo ka naman. Para hindi ko nakikita yung oral niya. Sasapawan. I'll try to make it very... sweet ka. Pero maldita. meron siyang naughtiness na maganda. Even pagdating sa family mo, huwag lahat pagbibigyan mo. Okay? So meron tayo na dapat ka para sa sarili mo at saka yung goals mo para sa sarili mo. Diba? Para ano to, Carlos Yulo ba? Kailangan, oo, mahalin mo sa sarili. Huwag panay. So you have to turn inward. Gagawin para sa akin, makabuli sa akin. You have to start that now. Para maging masaya ka sa buhay. Okay. Ayan. O next. Nitingnan ko muna yung aura. Your orange is very bright. It means you have a lot of ideas. Creative ideas. Ang problema ko, yung blue mo, medyo, although you are in the field of speaking, pero minsan mahina ka rin mag-speak out kung ano yung natin sa loob talaga. Parang trabaho yung ginagawa mo, pero yung nature ng trabaho mo, hindi mo na-apply sa iyong emotions. Hindi mo nasasabi. Minsan meron kang gusto sabihin sa isang tao, hindi mo masama. Which is very important. Lalo na kung na-hurt ka. Okay. Ayan. Siguro po, what we can do now, gusto na may mga magtatanong po ng media before po they can throw their questions, baka pwede ma-read me start answer yung aura. And you can shoot your questions also for Dr. Lou and Coach. Baka meron kayong questions.
Okay, sige na yan. Ano kasi mga nakalain ako gusto mong tanong. Sige, go. Yan. Basta ako, after the program, I have some tokens for you. And these are bracelets and pendants. No? At kukuha kayo, ipapass nyo sa inyo kukuha. Nandun din yung piece of paper na nandun yung link kung saan yung pwede pang-order yung ating mga resibo na mga nasasabi natin. And thank you, ID. Thank you, Toyo. Grabe, sobrang engrossed tayo sa ating discussion. Very insightful and exciting. No? Ang gaganda ng mga expertise na na-offer ng ating tatlong panel this afternoon. I'd like to thank our friends from the media for coming to our media conference. Ayan. Maraming salamat po. We have Manila Bulletin, Inquirer, TV Patrol, DWPM of course, and ating mga friends from the blogging and vlogging community. Maraming salamat po. To ask our first set of questions, we have Sir Nestor Cuartero of Manila Bulletin.